Nagluluksa ngayon ang maraming tao sa Pilipinas, pati na din ang ating mga government officials dahil sa biglang pagkawala ng isang dating presidente na naglingkod sa Pilipinas na si dating Pangulong Noynoy Benigno Aquino III sa edad na 61 years old. Kinumpirma ito ng isang miyembro ng pamilya na tumangging magpakilala ang pagpanaw ni Pinoy ngayong Huwebes ng umaga, June 24, taong kasalukuyan. Wala pang inilalabas na tunay na dahilan ang pamilyang Aquino kung ano nga ba ang rason kung bakit namatay ang dating Pangulo. Ngunit ayon sa initial na report na inilabas ng dating Senator Marrojas sa maikling interview, sinugod ang dating Pangulo sa Capitol Medical Center kaninang madaling araw kung saan sinubukan siyang i-revive, ngunit tuluyan na nga itong nagpaalam at binawian ang buhay dahil sa cardiac arrest multiple organ failure. Matatandaan na kilala si Noynoy na isa sa mga smoker at may sakit na diabetes. Matatandaan na si Pinoy ang 15th presidente ng Pilipinas. Nahalal siya noong 2010 at nanungkulan hanggang 2016. Pinalitan niya si dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Naging maayos naman ang pamumuno ni Noynoy hanggang sa dulo ng kanyang termino, ngunit mayroon pa ding ilang mga gusot na nangyari nang siya ay maupo, kung kaya't maraming tao ang nagluluksa at nakikiramay sa pamilyang Aquino. Ngunit may ilan ding tao na hindi marunong rumespeto sa pagpanaw ng dating Pangulo. Sa ngayon, inaasikaso ng pamilyang Aquino ang magiging libingan ni Pinoy, kung saan pinuntahan na nga at nakarating na sa Capitol Medical Center ang kanyang kapatid na si Chris Aquino. Pinasalamatan naman ang mga naniniwala sa kanya para sa nagawa ng dating Pangulo sa kanyang pagsisilbi sa publiko, na marami din namang nagawang tama at maganda para sa ating mga Pilipino. Sana ay rumespeto din tayo sa pagkawala niya at sa pagluluksa ng pamilyang Aquino. At huwag nating haluan ng politika ang kanilang personal na buhay. Maraming tao ang nagluluksa at nagbibigay ng pakikiramay. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like my video at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para laging updated kayo sa aking mga i-upload na video. Thank you and God bless.
Nagluluksa ngayon ang maraming tao sa Pilipinas, pati na din ang ating mga government officials dahil sa biglang pagkawala ng isang dating presidente na naglingkod sa Pilipinas na si dating Pangulong Noynoy Benigno Aquino III sa edad na 61 years old. Kinumpirma ito ng isang miyembro ng pamilya na tumangging magpakilala ang pagpanaw ni Pinoy ngayong Huwebes ng umaga, June 24, taong kasalukuyan. Wala pang inilalabas na tunay na dahilan ang pamilyang Aquino kung ano nga ba ang rason kung bakit namatay ang dating Pangulo. Ngunit ayon sa initial na report na inilabas ng dating Senator Marrojas sa maikling interview, sinugod ang dating Pangulo sa Capitol Medical Center kaninang madaling araw kung saan sinubukan siyang i-revive, ngunit tuluyan na nga itong nagpaalam at binawian ang buhay dahil sa cardiac arrest multiple organ failure. Matatandaan na kilala si Noynoy na isa sa mga smoker at may sakit na diabetes. Matatandaan na si Pinoy ang 15th presidente ng Pilipinas. Nahalal siya noong 2010 at nanungkulan hanggang 2016. Pinalitan niya si dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Naging maayos naman ang pamumuno ni Noynoy hanggang sa dulo ng kanyang termino, ngunit mayroon pa ding ilang mga gusot na nangyari nang siya ay maupo, kung kaya't maraming tao ang nagluluksa at nakikiramay sa pamilyang Aquino. Ngunit may ilan ding tao na hindi marunong rumespeto sa pagpanaw ng dating Pangulo. Sa ngayon, inaasikaso ng pamilyang Aquino ang magiging libingan ni Pinoy, kung saan pinuntahan na nga at nakarating na sa Capitol Medical Center ang kanyang kapatid na si Chris Aquino. Pinasalamatan naman ang mga naniniwala sa kanya para sa nagawa ng dating Pangulo sa kanyang pagsisilbi sa publiko, na marami din namang nagawang tama at maganda para sa ating mga Pilipino. Sana ay rumespeto din tayo sa pagkawala niya at sa pagluluksa ng pamilyang Aquino. At huwag nating haluan ng politika ang kanilang personal na buhay. Maraming tao ang nagluluksa at nagbibigay ng pakikiramay. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like my video at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para laging updated kayo sa aking mga ia-upload na video. Thank you and God bless.